isa sa mga karapatan o di kaya dapat natin unawain hinggil sa mga gawain ng ating mga ulama ay ang pagsasabi ng katotohanan. Ang gusto kong bigyan din dito, huwag tayong madismaya, masaktan kapag may mga nababanggit ang ating mga ulama na labag sa ating mga sarili. Ito ay pagsasabuhay, pagganap lamang sa kanilang obligasyon. Yung al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Ito yung katangiang tinataglay ng at ng umma na ito na wala sa ibang relihiyon, wala sa ibang nasyon. Kailangan natin, ang mahalaga hindi sa paraang pagmamaliit o natutukoy na pangalan o grupo. Kung may babanggitin na ilang pangalan sa ilang kadahilan ang pinapahintulutan ng relihiyon Islam. Katulad ng pagpapaliwanag nila sa atin hinggil sa mga tamang paniniwala o laban sa mga bid'ang mga gawain. Na sa ngayon, may mga nagpapalaganap, nagtuturo, nangangaral ng mga lihis na mga katuruan, mga bid'ang mga doktrina, mga bid'ang mga gawain. Kahit parati natin narinig na bid'a, minsan may mga taong emosyon ang kanilang pinapahiral. Magpasalamat tayo dahil may mga ulamang pinapaliwanag sa atin, sinasabi sa atin na ito ay bid'a sa Islam para hindi masayang yung mga gawaing pagsamba natin. Yan ang katotohanan. Sinabi ni Ali radiyallahu anhu, hina sakata ahlul haq anil batil, tawahama ahlul batil annahum ala haq. Kapag hihimik, tatahimik ang mga ulama hinggil sa kabaluktutan, maling katuruan, mga bid'a, ano pa man, aakalain ng mga taong nasa kabulaanan, mga lihis na grupo mga tao na sila ay nasa katotohanan. At lubos silang magpupursige dahil walang sumisita sa kanila. Kailangan may mga tao na sumisita, nagtuturo, nagutos ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan sa bawat komunidad, lalong-lalo na sa ating lipunan. Ito ang inutos sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sino mang makakita ng munkar, baguhin niya ito sa kanyang sariling kamay kapag meron siyang awtoridad. Kung hindi niya kaya, baguhin niya sa kanyang pananalita. Kung hindi niya kaya, baguhin niya kahit lamang sa puso niya. Sitahin mo, magkaroon ka ng pagkamuhi sa masamang gawain na iyon. At ito ang pinakamagaan na iman. Yung sisitahin mo lamang sa puso, hindi mo kaya magsalita. Sabi ko, ano pa kaya yung taong hindi na nga nag-utos, sumita sa kanyang kamay o di kaya dila, wala pa siyang pagkamuhi sa kanyang puso hinggil doon sa haram na gawain. Ano na kayang iman ang merong sa taong ito? Na sinasang-ayunan niya yung mga haram at wala siyang nararamdaman na pagkamuhi, pagkapuot laban sa haram na gawain.